Good evening, guys. So, may gabi, ari kita subong, guys, sa Putotan. And we are visiting the annual Iwag Festival diri sa Putotan, ginaheld. No? It is actually a light show. So, so far daw namin, Manila ang setup. We will try to check out every inch kung makita natin yung mga lights. On my left is a something like a giant gift box ka design ano. And then namo na ang ilang munisipyo. So sa kilid ni siya, the parts ng ilang building. Medyo may music ni JMC, so medyo mapalayo lang kita gamay. Kay karon maka-copyright kita. Currently ari kita sa isa ka street dre nga may mga design, may mga gagmay nga mga do mga parol niya design ano sa ilang island sa ining street. So amo na siya itsura niya, naga igpatigpat siya no. And then ang ilang mga pine trees sa palibot sang Ila Plaza yung design Manila with the lights. So tanan ni siya all over sa I think sa perimeter sang Ila Plaza amo na ilang design. Kaya ang ilang daw mga pulposte, may ara man yung mga design ano. By the way, ari ang ila diri nga lights nga nakabutang iwag 2023. So palapitan nato ano. So mo nang itsura niya sa subong. Problema kay may music ni Jose Marichan. So, amo ni ang itsura sa ilang ha? Iwag sign dire. Iwag means light. And then amo nang iban yung mga pine trees. So, malibot-libot na kita dire ana eh. Bag-ulang siguro, I think it's itong mga 6 na roughly ano. So, sunset bag-ulang yung nag-sunset. So makita ninyo nga daw dusk nga effect. So may blue sky pa kita pero may mga lights makita na natin kay ipasiga na. So here sa ining part sa ilang plaza sa open field. Mayara din sila nga daw tower of lights again set up ano. So munang itsura niya. And then may mga reindeer palibot mga muni. And then ito mga gazebo type like this one palapitan naton. And then do may sleigh niya design. So hasta dire ang ilang pine trees. So pwede dire ka pa picture sa ining do gazebo type niya design ano. So Christmas themed of course. So amo nang itsura niya. So damo naga mga kids nagapa picture. Then the other one may mga daw pulungkuan. Mga lights. So dumayo man na ilang concept this year. So 3 years ago wala kita ano kay pandemic. So wala kita ka-cover. Sorry yung mga pulungkuan siya ka type. The other one is like a light show nga daw dako nga parola no. And then both sides may snowflake design na siya. So we'll take a closer look. So muna yung itsura niya. Snowflake design. And then the other one na sa piyak. Left and right ni siya. And then narin dari ang ilang daw dako giant niya parola no. Yung may lights na nag-animate siya. So nami siya tanawon. Nami ang yang animation. I'm not sure kung randomized ni kung multi-random or may specific siyang sequence pero daw nami man ah.
And then sa center, sa Isla Lagoon, wala pa kita kasulod. Matry lang kita libot. Ang ilaman din yung gazebo sa center. May design man ano. So as you can see there, aras yan. So namin man yung design. The blue and the white. Yung siya subong. Na dumi tower tower nga the waterfall sa babaw ang iyang team. Last look sa Atonia Giant for all with lights over here sa tunga-tunga sang ilang Astro Gym kag plaza is a tunnel of lights, so tanaon naton matry kita enter sa other end para makita nyo ang kung ano siya kalaba. So we will go down here sa other end. Tuloy do laba sa subong nga design kaya nagligad to. Hindi ako mo ni pero do hindi siya mo ni kalaba. So we will start from here. So mo ni siya guys ang itsura niya. So may mga parol sa mga design. So malakat-lakat kita sa center. Namin mo dyan do electrifying yung iyang effect namin kay may do surrounding ambient light ang effect niya. Ma-stop lang kita sa center kay ma-left turn kita pasulod sa may gazebo sa lagoon. So on the right side, actually nilang coliseum, no? Or ang gym. Para siya. So I think there are no events. Usually ang events buong sa front sang munisipyo may stage. So dito mga event. So dali kita ma-enter sa center sang tunnel of lights. So are yung gazebo circular nyo siya, no? Ang palibot may circular. So are sa tunga. So malibot lang kita para mag-cut to sa may lagoon which is directly in front sang entrance sang ilang munisipyo. So even at this side na namin siya tanawon. So the waterfall effect ang babaw. So in effect they're claiming, Pututan is claiming as the Christmas capital of the Philippines tungkol sa lights niya. By the way, mayara dito Christmas tree sa other side sang field. So diretso lang kita sa may lagoon. So sa center sa lagoon may so arin na kita sa lagoon. May light show man siya, no? Then may colored niya. Ang daw mga lilies yung design. May mga colored lights. Different colors sila.
May fountain. Ito nga. Hindi kita mapalapit tungkol kay may copyright music naman kita karoon. So, dali lang kita asta. So, we have different colors. May purple, may red, may white, yellow. So, muna yung ilang municipio. Matry kita kadto sa other side sa may Christmas tree na yun. Damo man dito design, so we will find out kung anong ara. Wala siyang shortcut, so we have to go back where we entered. Hopefully wala music dito, so hindi kita kailangan mag-mute. So we came back, there is a tunnel of lights para maka-enter sa piyak nga part sa field. Yung area nga may Christmas tree. So may mga mini Christmas trees mandiri along the way. So may mga gabalubaligya dire. And then yung iba naga kind of a picnic. Nga palpungpo lang sila dari sa my field. So yung different designs. Pero may arch. Looks like an arch with a falling star. So may star sa punta. Christmas tree itself. Diring aside, may ariki diring pututan nga name nga may lights. So may ari nga mga toys nga may mga lights yung nabaligya. So hindi kita kapalapit itungod kami music na naman, so basid rin ang kita asta. But the sign is there, so araw makita nyo guys, pututan na siyang sign. And then ang munisipyo nila. So there you have it, nalibutan na ito. Muna ang iwag sa pututan 2023. So kanto lang muna mag-visit until I think mga January pa man eh. So ang Christmas tree nga lights, yellow and white, and somewhat bluish ang iba.
to the next video, guys. Thank you for watching.